Good day! Magandang hapon sa inyo at ito SINP. Ano ba itong SINP? Ito po ay ang Saskatchewan Immigration Nominee Program. Paano ang pag-a-apply dito? Ano ba ang proseso nito? Gaano katagal? At sino ba ang pwede rito? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Kaya stay tuned po kayo, huwag kayong aalis. Tapusin nyo ang video na to. Nang sa ganun, maunawaan nyo lahat, hihimayin natin. Maunawaan nyo yung proseso at kung paano. Ito po ay para sa lahat. At mahirap na po magsalita ng simple lang ito eh. Pero ang totoo, pag nakuha nyo ito kung paano, masasabi nyo ganun lang pala yun ang pag-a-apply nun. Ganun lang pala ang proseso nun. So, pwede para sa lahat. Pero bago yan, syempre, kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscriber button natin at yung notification bell. Para na sa ganun, lagi kang upgraded, lagi kang nauuna pag meron tayong upload na bagong video. At huwag niyong kalimutang i-share. Ayan po ha. Eto, shoutout sa mga kababayan natin. Shoutout sa mga paalis na. Shoutout sa mga nakapila. At yung mga nagme-message po ano, na nag-update na nga status nila. Congrats sa inyo lahat at siguro sa mga susunod na video natin sisingit yan. Dahil unahin muna natin itong SINP kasi po parang yung unang vlog ko nito medyo hindi ko masyadong nipaliwanag na maganda. At ngayon dahil sa marami na tayong nakasama rito mga SINP dumating din sa Canada, sa lugar natin sa Saskatchewan, maganda po itong pag-usapan kasi baka isa sa inyo ang interesado or press para dito sa application na ito. Kaya tara, pakinggan nyo mabuti guys. Unang-una po, ang steps na ito ay meron po tayong dalawang uri po ito ng application ang gagawin natin. Ano? Dito bago natin mag-go through itong lahat ng klase na ito, may dalawang klase ng application to. Isang paper-based at saka express entry. O, ayan yung express entry, parang familiar sa inyo. Ano? Dito maliliwanagan na rin kayo kung ano ba itong express entry na ito dito sa SINP. Una po, kung tayo po interesado pumunta rin sa Canada at maging isang Saskatchewan Immigration Nominee, mapasali din sa Immigration Nominee Program, ang una po natin gagawin ay ang ating ihahanda. Ito guys, ang una mong ihahanda, ikaw po ay dapat ay kumuha ng WES. Ito po yung World Education Services or ECA. Yung Education Credential Services Assessment pala. Ayan, kakagulo-gulo na assessment. Yung ECA, para ito pong WES at ECA na ito, ito po yung magdedetermine kung ano po yung katumbas ng natatapos mo sa Pilipinas at dito sa Canada, kung ano yung level ng natapos mo. Halimbawa po, first year college ka sa Pilipinas at dito natumbasan niya ng WES, ng ECA sa pamamagitan nila, na-determine nila, na nalaman nila na ang katumbas nung pinag-aralan mo sa Pilipinas ay katumbas ng high school dito. Okay na po yan. Ang importante lang po dyan, may ipakita kung ano yung katumbas ng level na pinag-aralan mo sa Pilipinas at sa Canada. Okay, kaya huwag po kayo matatakot kasi iba pong kababayan natin, pag sabing nakarinig na ng mga nako sa WES, sa World Education Services, parang mahirap to, di ba? Maraming hindi po, kailangan nyo lang po doon ng sertifikasyon na nagpapatunay na yung antas ng natapos nyo ay kapantay ng halimbawa rito. Yun, kung high school dito, katumbas, okay, yun lang yun. Pangalawa, ang pangalawa po na kailangan nating unahin, sa una yon, tapos yung pangalawa, ito pong IELTS. General po ang kukunin natin ha, IELTS. Kasi ito po ay kailangan kasabay na nitong ECA na to, nandun na sa kamay mo. Pangatlo po natin gagawin, dito na po tayo pupunta sa CIC. Gagawa po tayo ng profile account sa CIC. Express entry. Ayan po ang gagawin natin, profile account. At the same time po, gagawa ka na rin po ng profile sa SINP. At dito po yan sa Saskatchewan. Dito po sa lugar namin yan, yung SINP. Gagawa ka po na ng profile account mo sa loob ng SINP para meron ka na doon account. At yan ay matatagpuan nyo sa description box yung link ng SINP para alam nyo na ano. Or pumunta po kayo sa browser nyo kung ano yung browser na gamit nyo at type nyo lang SINP at pumasok po kayo sa mag-login kayo sa kanila. Pumasok kayo sa loob ng site and then gumawa kayo ng profile. Ganun din po yung sa CIC Express Entry. Pag kayo po ay nakagawa na ng profile account sa SINP, ang hahanapin po natin ay ang OID category.
Ito po yung occupation in demand. Okay? Occupation in demand. Dito po, pipili ka ng NOC mo. NOC code mo rito. Nandito po yung mga trabaho. At may dalawa po ditong kategorya na pagpipilihan kayo. Yung isa po yung draw. At isang excluded list. Hindi po tayo hahanap ng trabaho doon sa excluded list. Dito po tayo sa draw. Lagi po sa draw kayo mamimili kung anong uri ng trabaho ang gusto nyong i-applyan dito sa Saskatchewan. Para na sa ganun, manomini kayo. Ano? Manomini kayo. At maimbitahan. Okay? Ito po yung sinasabi natin na halimbawa kung ang trabaho kasalukuyan trabaho mo ngayon nasa excluded list. Wala doon sa draw. Ibig sabihin, hindi pwede, di ba? So, kung meron ka pong mga karanasan at ibang trabaho na nakaraan na nandun sa draw, yun po ang pagtuunan mo ng pansin doon ka gumawa ng iyong credential at lahat ng iyong mga documents. Kailangan doon nakalinya sa anumang trabaho na iyon na nandun sa draw. Nang nandun, makakatanggap ka po ng EOI. Ito po yung expression of interest. Papadalhan ka na nila yan ng Saskatchewan Immigration. Immigration Nominee Program. Papadalan ka po ng probinsya ng expression of interest. At dahil meron ka na nitong EOI nito, gagawa ka na ng application, SINP application. At ito po ay meron kang 60 days para ma-file mo itong application na ito. Tandaan niyo po yan, na may 60 days po kayo after makatanggap. Pag nakatanggap na po kayo, naka-receive na kayo dun sa online nyo, sa account nyo, nandun po yan, may message doon. Kasi dito po sa loob ng profile account nyo, pipill up nyo naman po lahat ng information nyo dyan. Lahat, nandyan yan. Mababasa nyo na yan lahat dyan eh. Nandyan yung contact nyo, number nyo, nandyan yung email nyo. At nandyan na lahat yung information na binigay nyo. Kaya pag pinadalang kayo ng expression of interest, yun na yung pag-a-apply mo ng application mo para sa SINP. Na ito ay magtatagal ng mayroon kang 60 days para makapag-apply. Kasi pagka binigyan ka na nila, meron ka 60 days na tanning. Para na sa ganon, makapag-apply ka. Tandaan nyo po yan, 60 days po ha. Otherwise, mapapasok. At pag nakapag-apply ka na po, sa loob ng 6 na buwan, makakatanggap ka na ng nomination. Ayan. Pag nakatanggap ka po ng nomination, dito na po papasok yung application para sa paper-based or express entry application. Kapag paper-based po ang ginamit natin, medyo matagal-tagal po ito ng konti kasi paper-based nga, ano? At ito po ipadadala mo sa IRCC. Doon nyo po ito padadala by mail. Okay? Ito po ay kanilang natanggap. Natanggap na nila yung paper-based mo, ano? Makakatanggap ka po ng AOR. Ano po ba itong AOR? Ito po yung Acknowledgement of Receipt. Okay? Ibig sabihin, natanggap na nila yon. At pag natanggap na nila yan, dito na po, babalik na po yung mga makakatanggap ka na ng mga request mo. Andyan na yung iyong request para sa biometric, para sa medical. At sunod-sunod na yan, pagka natanggap mo na itong mga dokumento na ito, papunta ka na sa permanent residence. Guys, yun na yung sistema. Yun yung sistema. Parehas din po yan sa express entry application. Ang express entry application naman po, doon sa profile account mo, merong profile account number ka. Ito po ay gagamitin mo sa SINP application mo, yung express entry application number mo. Kasi po, kung gagamit ka ng express entry ang gagamitin mo, hindi paper-based, kaya maganda parehas kayo may account eh. Kasi magagamit mo ito dito sa express entry. Dito po sa express entry, pag ginamit mo yung application number mo, makakatanggap ka ng 600 points, which is talagang ano, pasok na pasok ka na, di ba? Pasok na pasok ka na. At dito naman po sa express entry na ito, pag itong ginamit mo, makaka-receive ka po dito ng invitation to apply. Ayan, magkakaroon ka na ng invitation to apply. Then, ganun din po yung proseso. Pagkakaiba po nito, ano, yung AOR. Yung acknowledgement of receipt. At dito naman po sa ano, makaka-receive ka ng ITA, invitation to apply. Then, apply ka na ng PR mo. Ganun din po ang proseso nito. Makakatanggap ka rin po ng request para sa
biometric mo at medical, kung saan ka magpapamedical, nandun na po lahat yan, dokumento na yan. So, ang kaibahan lang po niyan, mas mabilis po talaga yung express entry. Kasi, kaya nga po, express nga eh, matulad, di ba, express. So, ganun yung po yung proseso niyan. Ngayon guys, merong hindi inaasahan na mga nangyayari na minsan nadi-deny dito sa express entry. So, huwag po kayo mag-alala kung halimbawang hindi kayo nag-go through sa express entry sa anumang kadahilanan, yan ay sa immigration na. Nasa immigration na yan, basta magpunta ka, mag-paper base ka naman after nun, madeny ka kasi marami na nangyaring ganyan. Mag-paper base ka at mag-go through yun. So, maaring nag-pull pack lang yung system nila, kaya medyo ganun, tinapong ka sa paper base para makapag-antay-antay ka. So, ganun po yan. Ha? Pero hindi ko sinasabi nga pag na-deny ka dun, wala nang pag-asa. Hindi po. Hindi po yan. So, yun ang importante ron. At ito pa. Ang mga kailanganin po natin dito, bukod dun sa mga una, sa mga IELTS na yan, tsaka dun sa mga WES, ay mga kailangan ka rin po dito ng funds. Kasi po itong funds na ito, dito po kasi sa application mo ng kasi ito po eh papunta ng permanent residence. Kailangan mo po ng funds dito na magpapatunay na habang pagdating mo dito as permanent residence kasi wala kang employer, kaya mong buhayin ang sarili mo, pamilya mo. 'Di ba? Yun lang po 'yun. Hindi naman nila kukunin yung funds mo na 'yan eh. Importante lang may nakikita silang talagang pera kang nasa bangko na magagamit mo sa kasakali na talagang madalian, pwede mo magamit dahil nga pagdating mo dito upa ka ng apartment mo, maghanap ka pa ng trabaho, so kailangan may pondo ka. Yan po ay para lang maipakita sa gobyerno na kaya mong buhayin ang sarili mo habang wala pang trabaho, diba? Importante po yan sa funds na yan, mga funds na pera na yan. At kung meron ka rin namang kamag-anak halimbawa dito sa Saskatchewan, makakatulong din po sa inyo yan, ano? Magandang ano rin po yan, makakatulong po yan sa requirements mo. Makakatulong po yan kasi may extra points pa rin yan eh. Yan po yung probinsya namin, dito sa Saskatchewan ang merong ganon. Ang sa Manitoba siguro para may mga kaibigan pwede rin eh. Dito po kasi mga kamag-anak, pamangkin, pinsan, ganyan, mga sister mo, kapatid mo, ganon. Yan pwede mong magamit sa dito sa Saskatchewan, ano? At magkakaroon sila ng parang instant points diyan. So ulitin ko lang po, ano, ulitin ko lang po yung procedure, ano, yung number one, kukuha po kayo ng WES or ECA. Okay? Pagkatapos po niyan yung IELTS niyo in general. And then gagawa po kayo ng profile sa Express Entry sa CIC at gagawa rin po kayo ng profile sa SINP. Yung draw, hintayin nyo po yun para makakuha kayo ng expression of interest. And then, gagawa ka na ng application mo pag nakatanggap ka na ng, ano, diba, ng expression of interest at meron ka 60 days for application. Within 6 months po, makakakuha kayo ng nomination. And after yung nomination po na yan, at kung meron kang account sa CIC, pwede mong gamitin yung application number mo, dali mo sa CIC, sa SNP, gamitin mo doon para na sa ganun makakuha ka ng 600 points. Yun po yung application, yun po yung mga proseso dito sa Saskatchewan Immigration Nominee Program. At maganda po ito kasi marami po nakakarating talaga rito sa pamamagitan ng SNP. At sagayin nyo lang po ng konti yung pag-aantay kasi medyo mahaba-haba ang proseso po ito. Medyo matagal-tagal ang proseso. Kukumpara natin dito sa nag-apply ka ng trabaho dyan sa Pilipinas. Pero yun naman po ay TFW ka. Ito naman po pinag-uusapan po natin, landed immigrant ka rito, landed ka pong permanent resident ka kaagad eh. Kaya kahit medyo nag-iintay ka ng matagal, sigurado naman kasi kasama mo po yung pamilya mo rito, kasama mo sa pag-a-apply, kasama mo sila lahat. Pagka na PR kayo, kasama mo PR sila lahat. Kung halimbawang gusto mong mauna dahil kulang sa pondo, pwede rin. Saka mo na lang sila, pag may trabaho ka na rito, saka mo na lang sila kunin pagka kumpleto na yung pan-ticket mo. Diba? Merong gumagawa ng ganyan dito, nauuna muna yung lalaki at nagtatrabaho muna bago na lang kinukuha yung pamilya pagka merong medyo may pondo na, medyo may credit card na rito, nakapag-buo na ng credit score niya rito. So pwede nang mangutang. Diba? So guys, ganun yung ano, sistema ng SINP. Kaya i-try nyo po, sundin nyo lang po yung sinasabi natin.
Yun naman po lahat ng mga documents na sinasabi kong mga form, nandun na po lahat yan sa loob ng site ng CIC Express Entry at saka sa SNP, nandun na po lahat yan. Careful na careful lang po tayo pagdating po sa pag-download ng form natin, kasi iwawatch yung mabuti, kasi po minsan yung malimit sila mag-update ng form dito eh, sa loob ng isang taon baka tatlong beses sila nag-update ng form dito pa. Kaya pagka yung form mo hindi siya updated, pag sinubmit mo yan, ano ka agad, antemano reject ka agad yan. Make sure po na updated yung ano nyo, yung form na na-download, na ano nyo, napilapan nyo, kasi pipilapan nyo naman sa loob yan eh. Make sure na updated siya para na sa ganun, para pag sinabit nyo, click nyo yung submit, dire-diretso doon, is updated siya. So yun guys ha, ganun lang po yun ano, basta mag-umpisa lang muna kayo dun sa umpisa, sinabi ko sa umpisa, and then mag-go through na yan, papunta doon sa pag-a-apply nyo ng permanent residence. Kasi po, importante, makakuha muna kayo ng NOC dun sa draw sa loob ng SINP sa OID, Occupation in Demand guys, sa Occupation in Demand. Kaya ang tip ko sa inyo, kung hindi, wala man yung trabaho nyo dun, siguro trabaho nyo ng dati yun eh, kaya pwedeng-pwede alam nyo pa rin yan, makakapag-apply pa rin kayo, diba? Alam nyo yung ibig sabihin, pwede nyo pong gawin yung trabaho na yun, matagal na yun ang i-apply nyo. So yun, kasi trabaho nyo dati yun eh. At kung may mga katanungan po at medyo konting advice, may message na lang po ako, doon natin pag-usapan yan. Okay guys ha, at saka shoutout nga pala doon sa mga shoutout ko kanya, doon sa mga darating na at saka sa mga ganda na sitwasyon. Sana ay patuloy pa rin, share nyo yung video natin para na sa ganun doon sa iba. At makarating kayo lahat dito para na sa ganun. Ako naman umuwi ng Pilipinas, kayo naman dito. So guys, ayun na, happy weekend at maraming salamat sa inyo. Kaya galing lahat sa trabaho, kauwi lang, naligo lang tayo at kumain. At inuna ko nga to kasi po maraming gusto mag-SIMP. At saka maraming nakarating na yung SIMP ngayong taon na to. Kaya naisip ko kayo, baka sakali kayo, no guys. So yan, good luck. Good luck sa inyong pag-apply and God bless. Happy weekend. God bless you all. Daddy Lou, we love you all. Signing out.